boasting in the greatness of God. Wherefore, because I love you not, God knoweth. But what I do, what I will do, that I may have occasion from them which salvation, that wherein they glory, they may be found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no matter, for Satan himself is transformed into an angel of light. Sabay-sabay. There is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Muna, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. Tuloy namin, Panginoon, ang aming lesson, Lord, series sa 2 Corinthians. I pray, ipag kumilos at hindi madlangan. Gabat meron pong challenge, Panginoon, ngayong hapon. Gabay niyo po yung lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, pasensya na po, no? Medyo hirap po po magsalita. But, sino mga wala? Yesha. Ezzy. Daddy siya po. Chelsea. Chelsea. Okay, di bale. Okay, so natapos tayo sa last time, naalala niyo ating title. First Corinthians, 2 Corinthians 8, yun ay more on sa giving, di ba? Tsaka sa 9. So, sa ano naman, sa 10, namutan ko din eh. Ano ba ito? Approve of the Lord, yan, di ba? Ano ba? Ano ko na rin? Ayan. Yan, approve of the Lord. So, ibig sabihin, lahat tayo gusto nating maging kagamit-gamit sa Diyos. Approve, ibig sabihin na okay ka. Okay? So, mahabang usapan yun. Kaya ngayon, natutuloy lang po dito, may mga pinapaliwanag pa si Paul. Kasi hanggang 30 na lang ito, eh, no? Patapos na yung book. Tingnan natin kung yung mga natutunan natin dito. Okay, so, would to God. Ano sabi ng would to God? Ano yung would? Tama yun, kung magkaano siya. Pero pag phrase kasi yan, anong sabi ng would to God? Natuturo ko sa inyo. Kung sinabi would to God, parang madalas yung encounter yun sa Bible eh. Doon ngayon, medyo ginagamit pa rin yan sa ibang... Medyo ginagamit pa rin yan sa ano... sa ibang literature, no? Pag sinabing would to God, ibig sabihin yan, hindi ko explain. Parang, ano sa Tagalog siguro, parang sana, ganun. Ini-invoke, pag sinabing God forbid, ano ibig sabihin? Wag na wag, no? Wag pahintulot na wag. Wag naman. So, bakit ngayon would to God? Parang sana na wag. Okay? Handaan yan. Anyway, makukuha naman yung context pag nagbabasa kayo. So, I would to God you could bear with me a little in my folly and indeed bear with me. Anong sabihin nun? Ito, ginagamit natin yan. Dito, anong sabihin nun? Bear with me. Anong sabihin nun? Ha? Sumama. Ano yung bear? Ano yung bear muna? Buhat. Okay? Huwag sabihin, bear with me. Makibuhat. Anong, ano ibig sabihin nun? Makisama or oh, parang share the burden or parang parang sinasabi yan pag may merong gusto nyong parang nakikiusap yung speaker na makinig kayo ng gusto or kung na, tatagal yung tulad nun.
natatagal yung preaching, please bear with me, okay? Pero pag may problema, lagi man, ito na madalas ginagawa, kunwari, may, yun yan, nag-brown out, please bear with us. Kasi alam nyo naman, mahirap na, alam ko, mahirap yung walang kuryente sa inyo, eh, lalo sa amin, kasi kami yung organizer, ibabalik namin yan, so, huwag naman kayong, ano, yan. So ganito gagawin kasi ni Paul na naman, medyo lalalim na naman siya. Kaya sabi niya, konting ano lang, konting consideration, ha? At sabi niya dyan, bear with me a little in my folly. Ano yun? Ano yung folly is? Parang, ha? Kalokohan yan. Ba't may kalokohan si Paul? Hindi nga, kasi gagamit siya ng mga salita dito na medyo parang kakarnalan. Ba't ganun, pastor? Eh, minsan kasi, doon makaka-relate yung tao. Okay? Ganun po yan. So yan, indeed, bear with me. So, ganito. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin of to Christ. Okay, so, isa-isay natin. Ano yung virgin? Alam niyo yung virgin naman, di ba? Malinis na babae. Chaste. Ganun din actually yung pag sinabing chaste. So, sinasabi ni Paul, ang kausap niya siyempre yung Corinthian Church. So, ano yung jealousy? Ano yung jealousy? Ito yung nararamdaman mo sa isang mahal mo na gustong-gusto mo siya, pero ayaw mo, may iniiwasan ka. Okay? So, ano yung ipaliwag natin? So, sa isang evangelist, katulad niya, kaya pwede mong sabihin sa pastor, ano yung gusto ng pastor mangyari sa bawat member ng church? Na maging? Mag-grow. Okay, tama, no? Pero dito, kaya ang in-example niya ginagamit is yung chaste virgin. Ang ano dyan is kalinisan naman. Holiness. Okay? Kaya, inukumpara daw si Paul, pag-espouse you to one husband, ibig sabihin, para kang, ano espouse? Ha? Kasal? Parang ganon. Parang in-engage yan. Ikasal, bago pa ikasal. Yan ang ganon. Ibig sabihin, in-engage yun, di ba? Ano ba ako? Yan. That I may present you as a chaste virgin to Christ. So, ano sabihin nun? So, yun nga, hinahalin tulad tayo. Kasi ang, lalo, kahit naman ngayon eh, sinong gusto dito ng asawa mo madumi? Lalaki. Gusto nyo ba ng maduming babae? Tatlo na anak? May mahal ko siya eh. Siyempre, pag mataas ang standard mo nga, di ba? Gusto mo maayos, kasi maayos ka naman. So, spiritually, ibig sabihin niya nito is, yung church ang nagpapalinis dyan. Siyempre, salita ng Diyos. Pero, yung mga lingkod ng Diyos, para ngayon, katanggap-tanggap kayo sa Panginoon. Yun ang sabihin lang nun. So, pero nga, naintindihan ni Paul na may mga tukso, okay? Eh sabi dyan, but I fear less by any means as a servant beguiled if through subtlety. Okay, subtlety, ha? So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. So ganito nga. So may ano to, medyo heavy sa doctrine to, kaya naasal ako kasi hindi ako magpagsalita ng maayos. So alam niyo naman, alam natin lahat yung kwento ng Adam and Eve. Ang ayos ng kanilang buhay sa paradise, Garden of Eden. So kung wala yung Satanas doon, yung serpent, okay na eh, di ba? Pero yung reality natin ngayon, merong Satanas. So tayo ay niloloko. So kahit maayos na church, andyan yung pag sinabi subtlety again, ano yung subtlety?
puso, hindi lang basta puso. Iba, iba pa yun. Kasi yung subtlety is para secret. Parang ganun. Ibig sabihin lang subtlety is hindi madaling ma-detect. Okay, so pwedeng positive yung pwedeng negative. Okay. So kasi nga po yung false doctrine, hindi naman yung pumapasok. Yung kasinungaling, hindi yung pumapasok ng garapalang mali agad. Okay? Pero dito na lang kayong dalawa. Wala o, butas-butas tayo dito yan. Hindi kayo puro cellphone. Ano ngayon yung subtlety? Lagi nating pinag-uusapan dito yung mga false teacher, di ba? Hindi ko na nga natuloy. Dahil kasi gusto yung series. So, paano pumapasok yung false doctrine sa church? And dyan yung Bible, kung malinaw naman yan, paano papasok yan? So, hindi yan agad-agad, hindi yan basta-basta. Unti-unti yan. Okay? So, paano nga? So, maliliit na paraan kung paano sila ay makapasok. So, katulad nung, again, yung, ito nga, yung kwento ng Adam and Eve, kay Eve, especially kay Eve, ang linaw na, huwag mong kakainin yan. Oh, gaano kahirap maintindihin nyo? Madali lang. Kaso, yung kalaban, yung panluloko ng kalaban, alam nyo naman yung kwento, di ba? So, sabi, huwag kang kakain, una utos yun. Pangalawa, may sinabing bakit? Kasi, sa panahon na ikaw, kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Yun ang sabi ng Diyos sa kanila at alam nila yon at sinusunod naman nila for some time. Kaso nga, anong sinabi ni Satan? Ha? Una sinabi niya, alam ng Diyos na oras na kinain niya yan para mayiging Diyos kayo, knowing good and evil. At sabi niya doon, thou shalt not surely die. Okay? So, very subtle yung kasi, ang Diyos siguradong mamamatay ka, sabi doon. Ang sabi niya, hindi naman sigurado. So, yung sabihin, so, pwedeng mamatay, pwedeng hindi. Parang ganun eh. So, ngayon, mag-iisip ka ngayon. Sige na, subukan ko lang. Sinubukan ngayon ni Eve. So, ganyan, parang ganun, sinugal nyo na. So, ano bang alam nyong false doctrine ngayon? Yung mga seminar na natin, na matindi, naalala nyo? Calvinist, no? Yan kasi yung ano eh, talaga. So, yung Calvinism, kala mo, ang ini-emphasize nyo dun, ini-emphasize ko, tinataas namin ang Diyos. Kasi siya ang sovereign, siya ang pinakamagaling, siya ang pinak... Sa kanya lahat yan. Ang ganda naman nun. Kaso, pati yung hindi na sa kanya pa rin. And not said sa Diyos eh, hindi lahat. Sa kanya ba yung kasalanan? Sa kanya ba yung... Pati yung will mo, sa kanya ba? Kung gusto niya, sa kanya. Pero hindi nga ganun eh, hindi ganun ang rule. So... E paano pumasok yun sa Christianity? Unti-unti. Unti-unti, kunwari, tinataas nila ang Diyos, bandang huli, nasira na yung doktrina ng free will. So, ganito ba yung sinasabi dito? Mag-ingat kayo, kasi katulad ng si Eva ay na loko, kayo din naman ay makukurap. At ang specific niyang example dito sa ang bagay tayo pwedeng makurap is, yung simplicity. So, anong kabaligtaran ngayon ng simplicity? Ha? Anong kabaligtaran ng simple? Knowledgeable? Bongga? Kabaligtaran. Obviously, negative ng simple adjective yun eh. Ha? Simple ito. Simple lang ito. Kabaligtad ng simple. Alam nyo ba yung simple? Ano yung simple? Hindi.
Magabo. Komplikado. Ayan. Tama ba? Simple. Madali lang. Parang sabi sa Bible, kaligtasan, simple lang. Lahat tayo makasalanan. Hindi tayo pwede sa langit. Si Jesus yung namatay para sa atin. Tanggapin mo lang siya. Ligtas ka na. Simple lang, di ba? Naalala ko yung ano, yung pre-trib eh. Nakakita niyo yung meme na naman. Yes. Yung naaganan. Yung parang adik. Simple lang yan. Tapos yung, dapat may connection ako nandito eh. So, pag ang isang bagay ay napaka-komplikado, malamang sa hindi, ano, may mali kang pangunawa doon. Ganito yan. Kasi, ngayon, yung mga, may mga komplikadong bagay talaga, pero ang magaling na tagapagturo, siya yung uunawa dyan sa bagay na yan, tapos pag-teacher yan, papasimplihin niya yan para pagdatingin sa mga estudyante, simple na. Okay. So, ganun, especially ngayon kaligtasan. So, dapat hindi yan komplikado kasi napaka-importante yan. Biruin mo. Pag hindi mo naintindihan yun, impyerno ka. So, ang kaligtasan, talagang madali lang intindihin yan. Kaya yan kahit mga bata, walang pinag-aralan. Basta may konsepto ka ng masama, mabuti, justice, mag-ibig, ano pa. Yung mga ganun, di ba mga bata, alam naman yan eh. So, kailangan maintindihan mo yan. So, ulitin ko ha. So, meron daw pumapasok ng mga maling doktrina. Ang gusto ni Paul, maging pure sila, hindi pumasok yun. So, kaya ngayon, i-address niya yan. So, paano kaya natin malalaman naman, Paul, kung talagang napakasatil pala niyan, wala tayong laban. Di, bibigyan ko kayo ng mga points or mga paraan para malaman nyo kung ay to false doctrine na to. Parang mga ano, hindi lang po yung mga tawag dyan. Checklist. Instruction or mga wala ako. Distinguishing marks, parang ganun. Pag may ganito yan, kulto yan. So, naalala niyo yung ating, sa ating church history, ano, di ba? Paano malamang kulto? Mali yung katuruan kay Jesus. Siyempre, sa salvation, mali. Mali yung kay Jesus. Ano pa? Iba yung Bible. May isang leader lang, na siya lang. Ano pa? Ayun, mga ganyan. So, ito, bibigyan niya. Ibigay tayo ni Paul. Sabi dito, for if he that preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Okay? Madami siyang sinabi, no? So, another Jesus. Ano sabi another Jesus? Ilan ba si Jesus? Isa lang eh. Pero may tinuturo siya, pinapakilalang another Jesus. So, pinaka-example natin, marami. Isa-isahin mo yan. Ano, si Iglesia ni Manalo. Yung tunay ni Jesus, siya ay Diyos, nagkatawang tao. So, tao ba si Jesus? Nagkatawang tao eh. So, pwede mo sabihin tao. Pero, at the same time, siya ay Diyos. Okay, malinaw yun ha. Pag may nagturo daw na hindi ganon, alam mo na yan ay kulto. Okay? So, yun ang sinasabi ko dito. Magaling si Paul eh. Alam niya na hindi niya kayang ituro lahat-lahat sa mga tao. Lahat ng detalye. Hindi, yung iba, hindi man maalala yun. Kaya binigyan niya sa mga points. So, yeah, importante, tama yung Jesus mo. So, ano pa yung gusto kong sabihin? Yung iba naman, Jehovah's Witnesses, mga SDA, yung Jesus nila, maliit lang. Hindi siya Almighty God. Ang Almighty God lang, yung Father, and then si Jesus is God. God din, pero ano, hindi siya Almighty, hindi siya pantay. So, another Jesus na naman yun.
So, alam mo, mali yun. Ito naman, ito medyo mahirap eh, no? Or if you receive another spirit. So, kasi nga, ang kausap ni Paul kasi dito, mga ligtas na. So, pag kayo ay may tinuturo sa inyong panibago, parang hindi ito yung tinanggap kong gospel eh. So, dapat magtanong ka na. Okay? Tulad niyang salvation by faith alone. By grace alone. Okay? Yung nagsabi ngayon sa'yo dito, kailangan, kung hindi ka ginaganahan, magpunta sa church, hindi ka tinatamad ka magpunta sa church, Kristiyano ka ba talaga? Ganyan, kakaririnig ko lang eh, mga Bisaya yung ano, kinokontra ko nga eh. Ganun ang banat eh. Litong-lito yung tao, yung sabihin, eh paano pag, ano, parang Paul Washer na naman. Sabi ni Paul Washer, wala daw karnal na Kristiyano. Kung karnal ka, hindi ka Kristiyano, hindi ka ligtas. Tama ba yan? Pag may nag-preach ngayon na gano'n, kailangan magtanong ka na. Yung sabi dito. Ibang spirito yan eh. Hindi naman yan tinanggap ko eh. Di ba? Or another gospel, isa lang ang gospel, pero pag yan, parang ibang gospel na, hindi na yan dapat nating tanggapin. At, yung sinasabi kanina, malinis, anong gagawin mo sa dumi? Kung gusto mo maging malinis, may pumapasok na dumi, anong kailangan gawin mo sa dumi? Alisin mo. Okay? So, ganyan po yan sa church. Kaya pinag-uusapan yan. Ang problema sa iba ngayon, kaya hindi maalis sa kanila yung karumihan, hindi nila pinag-uusapan. Huwag natin pag-usapan yung Calvinist na yan. Eh. May kaibigan ng Calvinist. Eh. Ikaw may kaibigan ng Katoliko, di huwag natin pag-usapan. Maling dahilan, di ba? So, hindi naman tayo bastusan, pero... Yan, sinabi na rin niya tuloy. Na-detect niya. Ibig sabihin, anyway, buta tayo dyan. Sabi niya, for I suppose I was not with behind the very chiefest apostles. Ibig sabihin lang niya, parang kasi ganito ha, nasabi ko kasi yung experience ko sa personally, nung lumalago na ako dito sa salita ng Diyos, siyempre, gusto mong kausapin yung mga ibang tao na makakatulong sa iyo at sa iba. Or, kabaligtaran naman, makakadamage kung may mali silang tinuturo, kausapin mo sila para either kung ako yung mali, sabi mo sa akin mali ako, ano yung mali ko. At kung mali ka naman, at nakikita ko nga ganun, sandali, correct mo yan. Ang problema ay ayaw pag-usapan, paano mangyayari yun? Nagpapatuloy sila doon sa mali. Or ako, or pareho kami. So kaya, at isa sa mga dahilan, at ang ibabato sa'yo, ano, mayabang ka. Ito yung ina-address ni Paul ngayon. Bakit yung sinasabing, I am not a wit behind every chiefest apostle? Ibig sabihin, magaling naman talaga siya kung magaling eh. Talagang magaling siya. Pero ayaw niyang maging mayabang. Ito yung sinasabi niya dito. But though I be rude in speech. Ang Kristiyano ba rude? Alam niyo yung rude? Ano yung rude? Ha? Masama or parang magaspang ba? Alam niyo yun sa Tagalog, di ba? Ang gaspang ng ugali ito, ang gaspang ng salita nito. Okay? Ganun ba ang Kristiyano dapat? Yan. Pero napansin nyo ba yung iba is, ano sabihin na, kasi may, nadami kita experience na ganyan eh. Pag ikaw medyo tumalas na hindi mo para sa kanila, kasi sa pulisil eh, kaya alam nila matalas, ikaw na agad yung kalaban. Nakikinig ba kayo? Importante ito ha. So tama yun, depende yun. Kaya ito sinasabi na nga, oh, eh si Paul pala, rude pala eh. Kasi nga, minsan kailangan maging rude. For example, talagang, ito, nakakaano to, na-block ako dito eh, sabi ko ba naman. Kasi yung sinasabi niya, inuulit niya lang na narinig niya. Wala sa Bible. Kaya sabi ko, binabasa mo ba yung Bible? Nabasa mo ba? Naintindihan mo ba? O pinaparot mo lang yung sinabi ng ibang tao? Blinak ako. Rude ba yun? In a way, parang eh. Kasi parang pag sinabi ako, parang kulang na sinabi mo, tanga ka eh. Parang ganun, di ba? Pero hindi naman lagi. Kasi nga, paano kung hindi mo talaga nabasa? O paano kung hindi mo naintindihan? Ba't hindi mo i-accept yung ganung klase ng
salita. Eh kung yun talaga eh. Kasi sabi ni Paul dito, yes, minsan nagiging load ako kasi nga, kailangan, okay? Yet not in knowledge, but we have been truly made manifest among you in all things. So, isa muna, yet not in knowledge, okay? So, huwag kayong maging load in knowledge. Anong sabihin ng load in knowledge? Ibig sabihin, yun nga, yung magaspang ka sa knowledge, yung sabihin, hindi mo naintindihan masyado. So, okay lang yung maging load ka sa speech minsan. Obviously, iwasan mo hanggat maaari na maging rude. Pero, may mga pagkakataon na kailangan. Walang iba eh. Wala namang ibang, may makulit dito, talagang garapal. Wala kang gagawin doon. O di parang sinabi mo, eh, takot akong i-correct to. Tapos, eh, gagamitin niya na yun against you. So, hindi ka marunong kung ganun ang philosophy mo. So, minsan kailangan maging rude. Pero, wag sa knowledge. Kasi sabi niya, but we have been totally made manifest among you in all things. Kasi sabi niya lang, eh, pamaya, kilala niyo naman kami. Ano ba kami? Sino ba kami? Kung magsalita man kami ng rude, apostol nga kami. Andito nga kami. Yan ang trabaho namin para lumago kayo. So, hindi kayo dapat ma-offend. Okay? Have I committed an offense in abasing myself that ye might be exalted because I have preached you the gospel of God freely? Okay, basa nga ulit. Medyo ano eh. Ready, go. Have I committed an offense in abasing myself that ye might be exalted because I have preached to you the gospel of God freely? Ang daming ano ni Paul dito eh. Ang tawag dyan. Ano yung term na yun? Nakapag-concentrate eh. Ano yung part of speech na ano? Hindi sarcasm. Yung mas general term, yung idioms. Hindi pa. Rhetoric, yeah, sorry. Ang dami niyang rhetoric dito. Pag binasa mo na parang walang sense, hanapin mo yung totoong meaning nun. Okay, isa-isay muna natin ha. Bawat salita kasi naaral natin. Have I committed an offense? May ginawa ba ako masama? Okay? In abasing myself, ibig sabihin, binababa ko yung sarili ko. That ye may be exalted upang kayo naman ay maitaas. Because I have preached to you the gospel of God freely. So, madali na yun. So, sabi dito, tinatanong niya ngayon yung mga tao, ano ba ginawa niya dito? Preach niya yung gospel. At by isa sa mga style niya is binababa niya yung sarili niya. Katatapos lang niya sabihin, siya yung chiefest apostle eh. Okay? So nagsabihin nung bakit niya nga binababa yung sarili niya. May ano dun eh, may tawag dito, may parang alam niyo sina psych. Alam niyo, di ba? Ginagamitan din sila ni Paul niyan, tayo din. Ibig sabihin, masama ba na itaas ko kayo, ibaba ko yung sarili ko, tapos i-preach ko yung gospel? Siyempre, hindi. Obviously, ang sagot dito is hindi. So, bakit niya sinasabing ganun? Para mag-isip yung mga tao. Kasi ang alam mo na ang iniisip ng mga tao dito, no? Offend na yung ibang tao dito. Pag tinuturo niya yung tama sa kanila para mag-mature sila, at yun nga, minsan, hindi lagi, minsan kailangan niyang gumamit ng mga excuse. Kailangan niya pong gumamit ng mga matinding salita. Okay, hard preacher siya eh. So mag-iisa-isa siya dito ng mga ginawa niya, hindi lang sa preaching pati mga sa action po, no? So ano ba yung mga sakripisyo na ginawa niya para dito sa mga churches na to? So again, masama ba yung ano, anong tawag nila dito yung pinapamuka? Anong tawag doon? Hindi, pinapamuka mo naman sa akin. Anong tawag doon?
Kaya binigyan kita, oh binigyan kita ng ano ha. Anong tawag doon? Ha? Manunumbat. Okay, very good. So, masama ba yung manumbat? Depende ulit. Kasi, especially, pag nagtuturo kayo mga anak namin, minsan, lalo sa mga anak nyo, di ba? Oh, pinakain na kita, mag-ano ka naman. Trabaho ka naman, mag-aaral ka naman. Masama ba yun? Siyempre, hindi. Diba? Pero again, yung manunumbat na masama, yung soba-soba. Okay, so ganito kasi ginagawa ni Paul. Parang nanunumbat siya. Sinasabi, ito yung mga ginawa ko sa inyo. Isipin nyo naman yung dapat nyo gawin ng return. Okay, so ito sabi niya, I have robbed other churches taking wages of them to do you service. Na nabanggit rin niya yan, di ba? Sa 8 ba o sa 9? Sa Macedonia. Hindi po siya magnanakaw, ha? Again, ano yan? Rhetoric yan. Ibig sabihin, minsan, para tulungan niya yung mga taga-Corinthians, okay, ano bang magandang ano? Kunwari, yeah, sa hala-hala, di ba? So, syempre, wala pa naman silang kakayanan doon, wala pang member doon, eh. Pero lahat ng gastos dito. So, pwede ko sabihin doon kung may mga member doon. Alam nyo ba, yung church sa San Mateo, sila yung nagbigay ng ganyan para lang ma-save yung mga tao dito sa hala-hala. Yeah, parang ganun, eh. So, nagtuturo lang siya, hindi siya nanunumbat. Ano pa? And when I was present with you and wanted, I was... And wanted, ibig sabihin ito, nangailangan. Okay, ibig sabihin niya na. So, ganyan po kasi pag naglilingkod ka sa Diyos, ano ka lang eh, gawa ka lang ng gawa, gastos. Bandang huli, ay! Ako'y nawalan. Ganun po si Paul. At ganun po yung mga lingkod ng Diyos. Ang hirap. I was chargeable to no man. Ibig sabihin, wala akong ano, parang security. Ako yung may kailangan, ginagawa ko to para makapaglingkod. Nung ako na yung nangailangan, wala naman akong ano. Hoy, naglingkod ako sa'yo, ha? Hindi siya ganun kasi nga, gusto niya lang maglingkod na maglingkod. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supply, yung kanina nga, no? So, dahil siyempre, Corinthian ministry, for example, sino dapat sumuporta doon? Financially, sino dapat? Yung mga Corinthian, kasi, kunwari, meron tayong mga ano doon, soul winning event, kung ano man yan. Siyempre, kailangan natin ng ano dito, place of worship. Kailangan namang taga-Macedonia yung mag-supply. Pero yun nga, pag hindi pa mature dyan, may tumutulong. So, ganun yan. So, pinapaalala lang niya yung mga ginawa niya para din sa church na to. Bakit? Amay, tingnan natin. In all things, I have kept myself from being burdensome to you, and so will I keep. So, ibig sabihin, hindi niya hinututan yung mga taga-Corinthians. Bakit? As the truth of Christ in me, no man shall stop me of this boasting in the regions of Achaia. So, naalala niyo yung Achaia? Ano lang yun eh. So, basta yun yung region sa Greece. Malaking region yun sa Greece. Kasama din yung Corinth. Ano yung boasting? Nagyayabang. Again, minsan, pag wala ng ibang maano eh, hindi naman siya mayabang. Binibida, parang gano'n. Pero minsan, gumagamit ang mga lingkod ng Diyos ng mga carnal na ano eh. Term, parang maano, maitindihan, makarelate yung mga tao. So, ano yung sinasabi niya? As the truth of Christ is in me, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko, no man shall stop me from this boasting in the regions of Achaia. So, yung mga nabanggit niyang ginawa niya yon, hindi niya sa pinagyayabang, pero parang ganun eh. Ngayon, ito na yung tanong sa kanila, ng mga Corinthians. Sa palagay niyo, bakit ko ginawa yon? Dahil hindi ko kayo mahal, ganun ba yon? So, obviously, sagot dun, ginawa mo yan para sa amin, mahal na mahal tayo ni Paul. But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein they glory, they may be found even as we. So ano daw yung, ano yung occasion? Hindi yan occasion na ano, birthday party. Sa Bible, pag nabasa niya occasion, madalas siyang ginagamit ni Paul eh.
ano yan, parang opportunity, basta parang isang pagkakataon, pwede ganun, pagkakataon, okay? So, bakit niya ginawa lahat yung para daw walang makapagsabi, okay, aalisin niya lahat ng possibility na hindi kayo makapaglingkod sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, ito nga, ito yung pinaka-perfect example. Sa church, alam niyo na, bandang huli, lahat dapat na member nagpa-participate, di ba? Nagbibigay. Para simple, pera na lang muna. Okay? So, lahat dapat nagbibigay para, kasi sa atin naman yan eh. So, pag lahat nagbibigay, okay. Eh, pero sa umpisa, sino magbibigay? Kung hindi pa naturuan yung iba, sino magbibigay? Yun, mag-uumpisa talaga sa pastor eh. Siya yung pinaka eh. Siya yung nagpa-umpisa niyan, dapat iniisip niya yan muna, di ba? Kasi tinuturo mo pa lang yung mga bago eh. So, siya yung mag-provide, di ba? Pag gano'n sinasabi ni Paul, okay, next time kayo din nagpa-participate, pero ako muna yung gumawa. Pero next time, kayo din naman. Okay? So, sino yung sinasabi niya ngayon dito na nagdi-design ng okasyon? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Yung may masasabi ako kay Paul. Ah, kaya kayo, di ba? Kasi 8 and 9, alala nyo, giving yun eh. Ah, kaya naglilingkod yan dahil sa pera. Ah, kaya naglilingkod yan kasi kapasikat. Gusto niya siya yung matalino, ganyan. Kaya yung mga binanggit niya po dito, na talagang mga ano to, yung mga binanggit niya dito, hindi mo maitatanggi na marka talaga ng isang lingkod ng Diyos. At bakit daw niya ginawa yun? Kasi nga, alam niya may mga kalaban din na may masasabi sa kanya. For example nga, si pastor eh, kaya naman niya nagpastor kasi pera, for example. Nabanggit ko na sa inyo sa 8 and 9, di ba? Sabihin ko na lang ulit. Kasi sa church, minsan may pera din. Okay? Imagine nyo, kunwari, 100 kayo, lahat kayo mag-tithes. So, magkano rin yun? So, magmamanage siya yung pastor, bahala na siya dun. So, magkakapera si pastor. Kung. Yun ang malaking tanong dun. Kung magta-tithes lahat at regular. Dapat, oo. Diba? Nakita niyo yun? So, kaya ang ginagawa ni Paul na paglilingkod ngayon, ini-eliminate niya lahat. So, pagtatapad, nagtatapad siya, siya yung nagsasakripisyo sa umpisa, hanggang dulo na. Dito sa church natin, may mga policy tayo dito na ina-adapt at ina-apply at talagang gagawin natin. Na yun nga, parang ginagawa ni Paul. Kaya sinabi ko sa inyo na yung mga policy natin dito, yung mga anak kong lalaki, hindi pwedeng mag-staff dito, hindi pwede sila yung mag-pastor na next. Ba't ganun? Kasi ibig sabihin, hindi to family business. Church to eh. So ano pa, hindi tayo dito magpapalaki ng building. Sinabi ko na agad yun ang umpisa. Bakit? Kasi ang nakita ko doon, nga, ipinag-interesa nung next na magiging pastor. Hindi laging ganun ha, pero yun ang nakikita ko madalas kasi. Ano pa yung mga policy natin dito? Ayan, yung ating giving dyan, andyan lang. Hindi ko sinabi masama yun akong kolekta, pero iniiwasan natin yung kahit maliit lang na yun nga, makapera, makakarnal, ano pa? Yan ang maalala eh, hindi ako pag-focus eh. Ano pa? Bad, may naalala ka? Ha? Hindi, yung may kinalaman lang sa pastor. Yung kaya ganun yung policy natin para hindi umabuso si pastor. Ngayon lang muna, kasi yun talagang ano dyan, yung pera, no? So, kung alam mo na may nabiktima ng mga churches dati na ganun, ito, for example,
Sabagay, baptist naman kasi ganun talaga, no? Pastol lang, and then member na, yun na. So, wala tayo ditong hierarchy. Bakit? Kasi nga, alam natin, makakasama yung bandang uli dahil yun ang na-observe natin sa mga cults. Yung sabi dito ni Paul, iniwasan niya na magkaroon ng ganun. Kaya ang ginawa niya, siya yung naglingkod, siya yung nagsekripisyo, wala silang masasabi kay Paul. Unless loko-loko na lang sila talaga. At ano. Yan. Kasi alam niya may mga nag-aabang. Okay, yung sinasabi niya, occasion. So, sino daw yun? Ito yung mga false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Ganito po yan. Ang sinasabi niya dyan sa loob mismo ng church. Tandaan niyo yan. Sa loob ng church siya. Kasi wala nang pakialam yung mga nasa labas ng church. Kaya siniwawarningan tayo ni Paul sila, tapos siyempre, inaaral natin, tayo din. Na merong mga tao talaga. Pag hindi marunong yung pastor, akala niya, tapat-tapat yan ngayon. Kaya iniisip niya pala, ay, next time, ako naman yung pastor. Ako naman yung titingalain, and therefore, ako yung abusuhin ko yan. Okay? Yan, church. Kaya, ang nagabanggit dito, apostol, deceitful workers, o kahit anong level yan, anong paglilingkod eh. Transforming themselves into the apostles of Christ. Eh, apostle of Christ naman, ano masama doon? Ano masama doon? Alam nyo ba ang gumagawa sa, sino ba dapat ang mag-transform? Ang Diyos dapat. Pag ikaw lang yung nag-transform sarili mo, kunwari lang yun. Kaya, marami na po tayo na anong ganyan. Kaya, natawa to ba't naglilingkod to? May kita mo yun sa kanyang action, tsaka mga hindi ginagawa. Kung saan siya nakafocus. Dahil ka pang gusto sabihin, pero tapusin natin hanggang 15. May ganun ba tao? Kaya, sinasabi niya na nga eh. At dinagdagan niya lang, and no marvel, huwag ka na yung magulat. Kasi nga, si Satanas mismo, ganun ang ginawa niya eh. At, ay lahat ng nasa church, hindi. Si Satanas mismo, siya yung pinaka, ano, siya yung pinaka maganda pag tiningnan mo. Mukha lang. Hindi siya madaling malaman ito. Tapat na tapat sa church, sigurado. Siguradong okay ito. Hindi pa rin. Eh, basta paano yun? Masyado naman tayo maduda niyan. Yun ang problema. Sabihin, lahat ng tao magdududahan mo. Iba yung duda, iba yung naalam mo. Nainiwala tayo yung sabi nilang, give the person the benefit of the doubt. Naalala niyo yan? Ibig sabihin, huwag ka mag-a-assume na masama ito dahil ano, kamukha niyong sino. Or, hindi ganun. Bigyan mo siya benefit, hindi ko sigurado eh. Pero mag-iingat ka rin. Pag nakikita mo yung mga red flag na tinatawag, ibig sabihin, ito nakatutok to saan na. Kunwari, yan, sa pag nag-lesson tayo, tanong nga, anong tanong nyo? Malalaman mo yan eh. Anong klase yung tanong? Saan siya nakafocus? Ano yung mga concern niya sa buhay, tsaka sa church? Okay? Example ko sa inyo yung dating na-encounter din namin. Bago pa lang sa Diyos, ang tinatanong na agad about sa pera. Ito dapat gito gawin natin eh. Bago pa lang yun ah. Hindi pa lang, tatites ka ba? Hindi pa nga eh. Gusto mo nang pakialamin yung ganung bagay. So, questionable, di ba? So, yan. So, huwag kayong magtatanong, huwag kayong magtataka, ganyan talaga ang labanan. Okay? Last, dito lang po tayo magkatapos. Therefore, it is no great thing if his minister, so, yung Satanas nga, loko-loko, at saka magaling manloko, at ang ginagamit niya pa madalas, yun nga, yung maganda, katulad nga yung mga kulto, ganyan yan eh. Yung mga talagang anak ng demonyo, lagi ko sinasabi sa soul winning din eh. Kasi nga yun talaga yun. Yung mga kulto yan, lalo yung mga nasa pinakataas, mga anak ng demonyo yan.
Ang dami niyang pinapahamak. Manloloko lang, gagamitin pa yung purong-puro salita ng Diyos sa yung church niya. Bakit gagawin? Eh, sisiraulo nga sobre. So ngayon, ganun din yung mga alipore si Satanas, nagtatransform. Okay? Kaya yun. So dapat di kayo magulat. Okay? Ngayon lang. So yun. So may... Hindi ako makapag-focus pero alam, minatutunan tayo ngayon. Hindi ko pa alam tatitle ko dito pero alam, minatutunan tayo. Medyo mabigat eh, no? Pero ano lang naman, patuloy. Ito naman yung tema lagi sa ating mga pinag-aaralan eh. Basta, kaya naman ayaw namin sa Baptist, puro ano eh. Inisiraan niyo yung... Eh, lagi mga, ano nang... Mga comment ng mga hindi lumalago eh, no? Eh, yun nasa Bible eh, paano yun? Kailangan natin yan. At yan ang reality. Gusto niyo ba yung religion natin hindi totoo? Ha? Ah, ganun? Ano sabi? Kanina sinabi? Kailan? Ay, ganun? Huminga. Ayan. Ibig sabihin, ayaw nila sa Bible. Eh, nandito eh. So, anong gagawin nyo pag minsan ganun din yung ano nyo? Yes, kaya sinabi ko na, yun ang sa Bible. Reality yun. At ang matalinong tao, naghahanda yan sa lahat ng bagay. Kung ganyan ang reality, huwag kang mag-imagine dyan ng lahat ng Kristiyano, okay. Lahat ng humahok ng Bible, okay. Para kang ano nun. Will fall victim. Okay, yun muna. At ako inuubo na. Let's pray. Lord, maraming salamat sa tapos namin medyo hindi kami nakalayo, Panginoon, but I pray na kahit mahadlangan ng lingkod pagsasalita, malinaw pa rin, Panginoon, yung clarity, Panginoon, ng sinasabi ni Paul na gusto nilang maging puro, Panginoon, ng church. Kaya di-describe niya rin ano yung mga sakripisyo na ginawa niya para yung mga maninira, Panginoon, ay mawawalan ng okasyon. Mawawalan sila ng dahilan, mawawalan sila ng rason upang sirain ang yung gawain. So, ma-appreciate namin yung Panginoon. Ganun din, i-pattern din namin ang sarili namin kay Paul na napakahirap, Panginoon. Minsan, wala ka nang ginagawang masama na sabihan ka pa. Nawa, mag-ingat kami sa aming testimony na naman na kung yung walang masamang ginagawa, papagbintangan pa lalo na, Panginoon, kung may masasabi sa amin yung ibang tao. So, I pray na kayo po mag-ingat din ang testimony. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ilusot niyo rin kami sa mga gusot, Panginoon, na minsan pinapasok namin. At I pray na kayo po makita namin din si Paul. Maging ganun din kami, Panginoon. Medyo mataas ang standard, but you deserve it all, Panginoon. So, maglilingkod. Mga kasama namin, Panginoon, na I hope kayo po'y lahat nakakasunod. Kung hindi naman, let us be honest, Panginoon. Kami po'y pagdaanan namin yung talagang kailangan na paano kayo matuto. Alalayin niyo po kami, Lord. Paunawan niyo sa amin, Lord, especially sa aming personal devotion, sa panalangin namin, pagnanalangin kami sa inyo. Kaya bigyan niyo kami ng katalinuhan. Preserve niyo bawat isa, Panginoon, sa panahon ngayon na uso din na sakit, uso din ang maluloko, Lord. I pray na kayo po magagabay, Panginoon, ang aming pangailangan din. Kayo po magpo-provide mga changes, Panginoon, sa dahil sa pasukan, Panginoon. Kayo din pong gabay sa amin, Panginoon. Mag-commit kami, Lord, sa inyo. Gawa namin ang paraan, Panginoon. Mga changes of schedule, mga challenges, Lord, sa pasukan, sa tabaho, Panginoon. Pinatay niyo pong bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.